Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Army from Japan, Kabayan Scorpio. This is a bonus reading para sa'yo, no? This April 2024. Ano pa ang mga mapapakita sa atin ni Universe sa'yo? Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakatabaan ng pusong niyong mga comments dahil hashtag kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiiwan dyan. Pati pangalan niyo, binabasa ko, makuha ko lang yung energy, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagbigay ng donation. I appreciate talaga yan. Maraming maraming salamat. From the bottom of my heart. Yan, lagi kayong kasama, lahat kayo sa aking dasal. At syempre, salamat din ng marami sa mga nagpa-personal reading. Yan, kung gusto niyo po ng personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. No, this is a general reading, kabayan. Tandaan nyo, general reading. Hindi po ito personal reading. Kuhanin nyo lang ang para sa inyo, itapon ang hindi naman para sa inyo. Maari ito is a vice versa, maaring energy nyo, energy ng person nyo, o energy ng malapit sa puso nyo. Maari ito is related sa work, love, friends, family, family member, co-workers, o sa business mo. Okay? Maaring nangyari, nangyayari, o mangyayari pa lang. Resonate mo ang sarili mo. Use your own intuition, lawakan ang isipan. Uy, ang ganda nito, oh. We have the four-leaf clover. May clover tayo para sa'yo. No? Mukhang may mangyayari. We have the four-leaf clover. Great good fortune is coming to you, no? Yan. We have the woman dealing or relationship with a woman. Siguro, may kadil ka na magandang babae, yan. Or may makakadil ka sa negosyo man iyan o makakarelasyon mo yan, yan. May makakadiling ka raw. May makaka... May... Anak? Ano yan? Sandali. Sandali lang po ah. Yung anak ko. Naku anak, may sakit ka. Bakit ganyan yung pupo mo? Yan. Siguro may makikilala ka o makakadiling ka when it comes to your business. Ganyan. Katrabaho. Yan. Time to act. We have the lion. This is time to act. Mag-react-react din ano. Wag lang hi-ho, hi-ho. Okay? The temporary situation lang yan. Kung ano yung mga dinadanas mo ngayon, temporary lang yan. Matatapos din ang lahat ng problema mo sa buhay mo. Tandaan mo, we have the clover. No? Kung ikaw ay na-meet na girl or kadiling yan, siguro baka magustuhan mo siya, no? Medyo mag-action din tayo. No? Sa iba naman, kung hindi woman, o baka kung woman ka, baka new friend, yan, makilala mo, no? We have the dog close up. Pleasure with a close friendship. Yan, maaring may mamit kang new person, yan, na ang magiging tulay is your friend, yan, no? Diba? Baka yan ang mga, baliktad. Baka yan ang, siya ang tulay. June, maybe may mangyayaring maganda by June, ano, sa inyo, no? Yan. I-claim nyo na yan. Baka, kasi ito, kung makita mo ito, there's a flower, maaring may mga mangyayaring, hindi mo aasahan by the June. We have the nest. An emotional secure, loving family is important to you. Yan. Yung mga Scorpio, yan. Alam ko na mahal nyo ang inyong pamilya or karelasyon man yan. Yan. Important to you daw yan. And alam ko na you need to secure yung family mo. Yan. Talaga pinoprotektahan mo talaga yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. Siyempre, we have the May. The May is coming, ano, maaring by June and May. Yan, magkasunod to. Mukhang magkakaroon ng panibagong takbo ng iyong buhay, ano, starting by May. Yan. Be prepared kasi nakita ko dito mukhang magiginda na yung August ng iyong buhay. By May pala makakaramdam ka na ng pagsibol o pagbabago sa buhay mo, no? And then by the May mukhang mas more pa na magbo-bloom or magbabagong malaki ang buhay mo, okay? Anak, dito ka muna. Diyan. Paano mag-aano si Mami? Para po kay Scorpio. Ano pa? Ang dapat malaman ni Scorpio.
maaring sa iba nangyari na to, no? Alam mo, itong anak ko, ay salamat pala sa nagbigay ng donation, EM Square, yan. Sa iba pa, salamat ng marami. Para kay E. Scorpio. Mm-hmm. Anak, balahibo mo, oh. Pwede ito may inaaralan, no? May pinag-aaralan. Or maaring meron kayong ginagawa na related ang internet, related ang social media, baka meron kayong ano tawag doon? Yung baka nakikipagdili kayo when it comes sa internet. Yung ano ba tawag doon? Yung mga nagtitinda, mga may business o may mga business na nilalagay nila sa internet. Ganun. Para po kay bakit Queen of Swords? May hinihintay ba kayo? Iba dito may hinihintay, no? Sa nakita ko sa'yo dito, ikaw naman yung tao na very supportive. Yan. Wala ako sinasabing gender to, ulitin ko. Always ako palagi. Hindi ko na kasi inuulit kasi baka makulitan kayo. Sa lahat ng reading ko, tandaan nyo po, wala akong sinasabing gender. Okay? Babae man kayo, lalaki man kayo, bakla, tomboy man kayo, ano man kayo. Okay? Ipasok nyo yung sarili nyo dito sa ating sitwasyon. Maaring iba sa inyo is mayroon ang inalis sa buhay nyo, no? Mainalis na kayo, ganyan. Kasi may mga nalaman kayong katotohanan, no? At nasaktan kayo, baka inalis nyo sila sa buhay. Chinugi mo na sila. Handin yung pagiging matulungin mo, pagbibigay mo ng advice, pagbibigay mo ng support, ano, sa mga tao, no? Nakikita ko rin naman na marami ka rin naman na natutulungan na tao at marami din naman na humihingi sa'yo ng tulong. Handin ka na sa bagong direction mo sa buhay mo na nananakita ko na willing, yung naging strong ka na willing ka na talaga na magkaroon ng good luck or good fortune kasi you are now in a new direction sa buhay mo na inalis mo na yung mga tao o aalisin mo na yung mga tao na hindi naman nararapat na sa buhay mo sa ngayon, no? Hindi na bumalik na yung confidence mo, bumalik na yung pagiging ikaw, no? Yan. You are very passionate, very supportive, matalino. Yung iba dito, sa nakita ko to, this older woman or a grandmother ang iba dito, no? Baka grandfather or a grandma old man, yan, mga ganyan na nakita ko ito. Anak, ano ba namang hello ka muna kay Scorpio. Yan. Iba ganon. Ang very honest kayong lahat, ang nakita ko dito, you are very honest, very matulungin, sinasabi mo yung gusto mong sabihin. Yan. And talagang nakita ko yung iba dito siguro may gagawin na new project siguro. Or pinag-iisipan nyo, there's a new project or pinag-iisipan nyo na gusto nyong gawin para sa iyong future sa nakita ko dito. Tingnan natin. Tatapos yung mga problema nyo. Bakit Queen of Wands? This is a past na kasi ito, nakita ko eh. This is a past, napaka-hardworking mong tao. May ginagawa ka nga. May ginagawa ka ngayon na pinag-aaralan o baaring nagde-develop ka. Pero nakita ko, you have a knowledge naman. Meron ka ng pinag-iisipan sa iba dito. Maka may pinag-iisipan na kayo gustong gawin nyo sa buhay nyo. Handon nga lang sa nagtatala yung isip nyo, no? Nagtatala yung isip nyo kung kailangan bang gawin o paano ba gawin. Ganyan. You want to, gusto mong sundin yung nararamdaman mo sa buhay mo. May mga inalis ka na rin sa buhay mo, no? Minsan yung iba sa inyo nawawala, nafe-feeling loss. Mayroon ako nakita na tao na kumbaga disconnected na sa'yo. Hando na yung pagiging pagiging mahigpit or pagiging ano ba tawag ito? Parang meron na kayong the point na gustong gawin sa buhay nyo. Kasi doon na ngayon, inalis na yung mga tao na hindi kailangan, ganyan.
na nagkaroon na ng restrictive or nagkaroon na ng, ano tawag sa Tagalog nun? Naghigpit na kayo kasi inalis nyo na nga yung mga hindi kailangan sa buhay nyo. No? Parang iba sa inyo, parang ayaw nyong makipag-sosyalan. Parang you want to be alone more. Kasi siguro nakakaramdam pa kayo ng lungkot sa iba. Sa iba, ganun nakita ko. Naglalaban pa yung isip nyo. Yung iba, naglalaban pa yung isip nila na to go forward sa kanilang future. Sa nakita kong ganun. Sa iba, ganun. May mga wino-work out pa kayo sa sarili nyo before you move on to the future nyun. Yung tapos, ano, may mga meron talaga mga pinag-awayan, nagkaroon talaga ng mga conflict, hindi pa nagkakasundo-sunduan, ano. Maari iba dito is magkakapatid, magkakapamilya, no, ang nakikita ko dito, na may mga agrimento eh, may mga nagdidepensahan, maaring iba dito, maka-indapas, nagkaroon ng mga depensahan when it comes sa territorial, nagkaroon ng mga disappointment, ang battle, ganyan. Yung iba, in the past, may mga nakipag-competition kumbaga sa'yo. No? Maaring sa trabaho mo, maaring din sa ginagalawan mo ngayon, ano, nakita ko ito. Tsaka ang nakita ko dito, hindi ko alam kung ikaw or nasa ibang bansa ka or ano ba tawag dito? Or yung karelasyon mo is magkaiba kayo ng lengguwahe. Yan ang nakikita ko. Parang may nadidinig kasi ako ibang language sa paligid. Siguro magkaiba kayo o baka nasa ibang bansa ka lang ang nakikita ko dito. Meron sa iba naman, sa iba kong nakikita dito, hindi ko alam kung the past to or ano, no. There's a person, na two person ako nakikita dito na yung isa, very passionate, very parang they're always beautiful, parang gusto niya palagi siyang maganda, mabango. Yung isa matalino. No, magkaiba sila ng personality eh. Magkaiba. Yung isa, napaka super smart or maybe ikaw to, no? Maybe ikaw yan, smart person. Tapos yung isang karibal mo, maaaring may karibal ka. Yan. Na ganun ang nakita ko. Or related siya sa family mo o sa mga malalapit sa puso o mga kapatid mo to. Yung isang tao, napakatalino niya. Matalino, smart, wise mag-isip, mabilis mag-isip. Yan. Yung isa naman, very passionate. Yung isa, parang, ano eh, yung isang person na parang always beautiful, always, ano tawag dito? Gusto niya palaging maganda, handa yung parang part na may conflict kasi ako nakita sa part niya. Hindi ko alam kung ikaw tsaka siya is nagkakaroon ng conflict, baka kapamilya mo to or baka kaibigan mo to, ganyan. Or baka mayroon kang kaibigan na tumutulong sa'yo or you like a friend na parang nagkaroon kayo ng hindi na pagkasunduan, baka nagkaroon ng maliit na away man yan o malaki, ganyan. Maaring ganun, no? Pero sa nakita ko naman, you are looking to the future now and handa ka na sa parang, kasi this is the past na nakita ko pa, kasi parang handa ka na, nalook ka na sa future mo, parang, ano, you're going ahead na to forward, no, sa nakita ko sa'yo dito. Galing, oh, Ace of Ace, oh. Ang nakita ko sa'yo dito, hindi ko alam kung ikaw o ibang person ako nakikita dito. Ano, parang may takot akong nakikita. May takot ako nakikita. Or takot siya na may alisin sa buhay niya. Yan ang nakita ko. Hindi ko alam po ikaw to. Or takot siya na may alisin sa buhay niya. Kasi andun yung part na nakita ko dito. Yung iba dito may inalis na sa buhay nila. Nag-isa na sila ng bagong buhay nila sa buhay nila. Yun nga, andun na yung nagkakaroon na ng actions or
naging smart and wise na talaga, sobra. Hindi na yung siguro may mga bagong opportunity ako nakikita sa inyo. Yung sabi niya, sa yung iba sa inyo is a new opportunity na gustong gawin, no? Sa nakita ko dito. At gusto niyong i-force you itong gagawin niyo. Maaring a business, maaring work, ganyan sa iba. And then, parang gagawin mo ang lahat dito sa sitwasyon na to, ma-achieve mo lang ang nakikita ko dito. Parang magiging devoted ka dito. Yung iba dito is a love life, no? Sa nakita ko ito. Iba dito, a new love life, a new fashion. Yan, nakita ko na. Baka nagkakaroon na ng beginning, no? Sa iba dito. Tingnan nga natin. Parang may nakikita ko kasi sa inyo na parang may gusto kayong gawin sa buhay nyo, no? May mga gusto kayong umpisahan, a project, a new job, a business man yan, o own creation man yan. May gusto kayong gawin sa buhay nyo na, oo nga, tama, may gusto nga kayong gawin. Ayan o. Ang daming pagbabago mangyari sa inyo. May gusto kayong gawin sa buhay nyo. Yan, maaring iba dito, nagkaroon na ng, or baka may crush kayo, no? May gagawin kayong new project. Kung may naiisip kayong ideas, a new business, opportunities na nakita ko ito, no? I-force nyo, no? Magkakaroon siya ng successful. Basta take it action lang and nakita ko naman, this is the time na mag-focus ka ngayon sa iyong mga gustong gawin. Start for a beginning ng zero. We have the magician din and the fool din kasi, kung sabihin, maraming magbabago sa buhay mo, no? Yun nga, baka by this May pa lang, yan, May pa lang, mag-uumpisa na, no, ang nakikita ko dito. Kasi within 1 month, no, may gagawin ka raw. Yan, baka next month na to, yan, baka may gawin ka na, baka may gawin ka na, and then by June, baka lumabas na rin yung result nito, no, o makikita mo na yung mga pagbabago nitong gusto mong gawin. I-force mo lang yan kasi nakita ko yung victory and success mo. Basta, isettle mo yung goals mo, no, dito sa gagawin mo. And focus. Nakita ko rin yung iba sa inyo is magiging matulungin, no, sa nakita ko dito. Matalino ka, no? Napakatalino mong tao, Scorpio. Nandun, you are the magician. Lahat kaya mong gawin. Kasi lahat ng tools nasa sa'yo, no? Starting a new beginning, basta tatandaan mo lang sa nakita ko dito, lahat ng nangyari sa buhay mo in the past na hindi maganda, kailangan mo yun na magpumulot ka ng aral doon sa mga nangyari na yun, ano. Pumulot ka ng aral. Meron din, hindi ko alam din kung kung nasa ibang bansa ka o yung karelasyon mo is ibang lahi. Yun ang nakita ko. May ibang lahi akong nakikita dito sa reading natin. We have the Ten of Cups, so lahat daw, uy, we have the Emperor. Ganda ng card mo. And the Sun. Basta this, okay, ang laki na pagbabago mangyari sa'yo by May. No? Tingin ko May 2 eh, oh. Kasi within a month. I-portion mo ito, no? Kasi matatapos na daw lahat ng problema mo. Yung iba dito is a boss, ano, sa nakita ko ito. Yung iba dito siguro boss o parang nag-uutos-utos, ganyan. Para mag-start kayo ng sarili yung business, yung iba, own business yung iba. Own business and then sariling business to, ah. Wala akong nakikita ang collaboration sa iba, as in wala. Sa own business nyo lang ito. Nakita ko, matatapos na, magkakaroon ng mga satisfaction, a wish comes true na nakikita ko na may mga gusto kayong gawin na pagkakapirahan. You need to force you lang ito, no? Eh, nakita ko naman na magsasucess at magsasucess itong gagawin mo. We have the Wheel of Fortune that, ayan, no? Lahat ng success card na handito, nasa lumabas, no? Magkakaroon ng abundance, enlightenment. Makakaramdam ka na ng freedom. Basta nakita ko, you are a breadwinner. Yung iba dito, a breadwinner. Working parents, sa nakikita ko dito. Handa yung pagiging loyal and very grounded, ano. Pabait ka, matulungin ka, and then nurturing ka. Nakita ko kung ano yung business na gagawin mo. Kayang-kaya mo siyang palaguin. Sa nakita ko dito.
Bakit ka nahan dyan? Tingnan natin. Dalawa ba karelasyon nyo? Scorpio, alam mo, kanina ko pa nakikita na dalawa energy meron dito. Hindi ko alam kung kayo, yung iba sa inyo, is may dalawang karelasyon. Kasi, may nakikita ako dito. Maari iba dito may pamilya, no? May family siguro iba dito na may iniwan kayo na isa. Kasi nakikita ko may tao na nalulungkot dito. Kung hindi nyo man iniwan ito, baka yung isa dito may gusto sa inyo, tapos iba yung sinamahan nyo. Ganun ang nakikita ko, ha? Parang may siguro may na-meet na kayong iba, and then you focus in that person, no? Or maari naman na when it comes sa business, na nakita ko dito, siguro meron kayo mga ibang business and then gagawa pa kayo ng another business. Kasi nakita ko dito, iba, maaring dalawa yung ginagawa nilang pagkakaperahan. O may ginagawa na sila, pero mas may gagawin pa sila. Yun ang nakikita ko dito. Ha. Nakikita ko rin yung pagiging caring mo, yung pagiging gentle mo and compassion. Very supportive person ka rin. Very kind, ano? Imaginative ka. Ang hilig mong mag-imagine sa nakita ko dito. Basta kailangan i-focus mo yung sarili mo sa mga goals mo, ano? And take it action din, no? Siguro ba dito, baka nakakaranas kayo ng financial problem pa rin, ano? Sa nakita ko dito. Pero kung ano yung naisip nyo ideas, gawin nyo daw. Kasi by June, May, June, may magandang mangyayari sa'yo. And nakikita ko yung patient mo, Scorpio. Napaka-very patient mong tao. Bakit po Ace of Wands vision? Thank you po. Yes, matatapos na yung problema mo. As in, matatapos na yung problema mo. Ang nakikita ko talaga dito, there's a two person here na noon ko pa ito nakikita sa'yo. Meron ka ba talagang gustong gusto, Scorpio? Ang nakita ko dito, meron kang gustong gusto. Meron ka talagang gustong gustong tao, pero hindi ko alam kung yung isa nagugustuhan mo o may gusto sa'yo, pero parang yung isa, kasi nakita ko is lungkot. Well, both naman sila nalulungkot. Oh my God. Masyado ka namang attractive, no? Nakita ko dito. Yan. At tapos yung mga problema mo, tapos nahandun yung may isang tao, ako nakita, may binakita mo to na talagang, siguro noon mo pa to gusto yung tao na to, no? Na nakatingin ka pa rin sa kanya, para nahandin yung part na yung paggalang, yung nakita ko na parang dinidream mo siya sa nakita ko dito. Or sa iba naman siguro there's a new person na maaring magkagusto sa inyo, no? O may gusto na talaga sa inyo, baka magteksto sa iyo, no? Yan. Or maaring meron kayong karelasyon na bago o na nahandun yung pagmamahal at nahandun yung paggalang. Kasi nahandun na kita mo, wow, ang ganda naman nito, nakakahanga naman to. Yung nakikita ko, may love naman ako, love and paghanga. Ako nakikita dito sa sitwasyon ito. Nakikita ko rin sa inyo, sa iba sa inyo, handun yung part na in the past, ang dami mo yung deep wound naranasan, ang dami yung battle na sinuong, pero nahandito ko ngayon na tumayo ka pa rin and you keep fighting pa rin sa mga battle na susuong o susuungin mo, no? Nakita ko, nasa side ko naman, na magkakaroon ng new beginning sa buhay mo, no? Yes, sabi ko nga, with the May and June, talagang unti-unti mararamdaman mo na yung pagbabago, no? There's a breakthrough na magkailangan mo na rin mag-take it action, magkakaroon ng mga fresh start and new beginning sa buhay mo. And you need to trust din ang intuition mo, no? So, nakita ko dito. Nakikita ko naman na yung babalik na yung confidence mo, yung happiness mo, andun na yung
magkakaroon na ng development when it comes to yourself, no, sa nakikita ko dito. Kung may gagawin ka na isang, kung halimbawa meron kang new job or new work na nakikita ko dito or new business na gagawin, nakikita ko is lalago siya. Kaya, huwag ka lang susuko, no, keep fighting pa rin kasi at the end, magsasucess ito, no? Nakita ko kasi may mga new ideas ako nakikita sa'yo na gusto mong gawin. Sabi ko sa'yo, gawin mo. Iba dito, baka dalawa nga ang trabaho o may ginagawa pang iba na pagkakapirahan, no? Bakit 3 of sword naman dyan? Anak, mamaya ka na kita lalambingin. Malambing yung, ano, yung puti ko. Yung puti ko, yun. Itong anak kong puti na to, si Bibi. Bibi Chang. Nandito ka talaga sa part na sobra kang nasaktan. Ano? May mga nangyari sa'yo na sobra kang nasaktan na hindi mo in-expect tong pain na ano, naramdaman mo. No? Na nagkaroon ng mga intense, kalungkutan, maaring iba, nag-away, mga may conflict, o mga hindi na pagkasunduan. No? Nagkaroon iba dito, nagkaroon ka ng depression. May mga inalis sa buhay nyo, no? Sa nakita ko dito. Opo, opo, opo. Hi, hi, hi. Hi. Ayaw niya na ano eh. Ayaw niyang gumalaw yung kamay ko. Handun yung sa part na sobra kayong nakulungkot. Nakaramdam kayo talaga ng kalungkutan. sa iba, aray anak, ano ba yan? Hindi ko makita eh. Hindi makita ni mami. Yung sa iba dito, siguro in the past, ay, may nakita, may naano rin ako na parang, yung iba dito, yung may mga sakit, magpa-ano kayo ha, check up kayo ha. Magpa-check up po kayo. May nakita kasi ako dito na, iba masakit ang likod, nakakaramdam ng bandang likod masakit. Tapos, iba baka sumasakit yung ulo nyo, baka masakit yung paa nyo, no? Magpa-check-check kayo, no? Nakikita ko. Andito sa part, dumaan ka talaga sa hurt, no, sa heartache na nakita ko dito. Nagkaroon ng mga confusion, separation. Nagkaroon din, nakaramdam din kayo na wala ng pag-asang magbabago pa yung buhay nyo. Pero magbabago po yung buhay nyo, no, mga Scorpio. By May to June, mararamdaman, May pa lang, mararamdaman mo na unti-unti na paangat ka na, no, sa nakita ko dito. May mga nangyari in the past. Maaring may nakita rin ako. Hindi ko alam kung nangyari na to. Pero may nakita ako na siguro in the past na may mga nawalang buhay na malalapit sa puso nyo sa nakita ko to. Iba dito nalungkot kasi nga may nawala. No, nagkaroon ng mga disappointment. When it comes naman sa inyong negosyo, sa family, ang nakita ko dito, talagang nagkaroon ng mga disappointment o may nagkaroon ng mga unexpected na change, no, sa mga foundation na meron kayo. Yung iba dito nagkaroon ng mga revelation, no, ang nakita ko. Nakita ko naman din na yung lungkot talaga, super care, and you need to abandon in the past, no. Kailangan mo na siguro magkaroon ng transformation, no. Huwag kang mag-focus dun sa sakit na nararamdaman mo. Kasi siguro nga iba nagkaroon ng separation, no. Karoon ng grief. Mga emotional pain man yan. Andun yung kailangan may pagbabago. Kung may nag-end, there's a beginning. Ako nakikita na you need to abandon it, no, going towards sa bago mo. Kailangan mo na rin mag-start, mag-move on. Kailangan mo na ng bagong buhay. Huwag kang malungkot. Yan, i-renew mo yung sarili mo, no. Transition, i-let go muna yung mga sitwasyon na hindi na nakakatulong din sa iyo. I-close muna yung isang door na yon to make a new door, no? Kailangan na rin natin siguro maglinis. Yan, mukhang naglilinis ka na rin naman sa buhay mo, no? May mga unexpected change ako nakikita na magaganap o nangyayari na sa'yo sa nakita ko dito. Para po kay Scorpio. Bakit? Oh.
nakikita ko sa iyo dito, may tao na nakaka-miss sa iyo. May tao na naaalala niya yung mga good things, memories niyo yung dalawa, yung mga pag-aalaga mo, yung concern mo, yung basta yung may mga siguro baka naguhuntahan kayo na mga masasayang bagay o may mga nangyari sa inyo na hindi niya makalimutan, hindi niya nami-miss kanya or you miss this person na sa nakita ko dito. And then na gusto niyang maaring itong tao na to is kinontrol ka niya, no? O baka naging boss mo sa sayo, ganyan. Ang nakita ko rin na itong tao na to gusto niyang bumalik sa'yo, no? Gusto niyang medyo matagal ang process niya sa nakita ko. Matagal yung process niya. This months. Months siya as in. Hindi siya agad-agad, no? Pero nakita ko na iniisip ka niya. Nasa utak niya. Or ikaw ang nag-iisip nito, no? Yan. Nakita ko, with comes sa pag-iisip, ang busy ng utak ninyo. Ang dami niyong iniisip, ganyan. May itong taon to, babalik to, naaalala ka niya, gusto niyang bumalik sa'yo. Dewan, may pangaakit ako nakikita sa kanya, gusto niyang iparamdam muli sa'yo yung kanyang nararamdaman, no? Maari nagkaroon nga ng separation o third party dito sa sitwasyon niyo, pero hindi ka maalis-alis sa isipan niya. Ikaw lang, araw-araw, trabaho, gabi, ikaw ang naiisip niya sa utak niya or ikaw ang nakakaisip nito, no? Andun din sa part na yung tao na to, maaaring kinokontrol niya. Kung sa iba na hindi nyo, maaaring nagkaroon lang kayo ng memories dito sa tao na to, pero nahandun yung tao na may nakita rin ako na tao na nagkocontrol ng feelings nila, no? Kahit may nararamdaman na sila, kinokontrol nila ito. Hindi nila ipinapakita. O ayaw niyang ipakita na gusto ka niya, na may nararamdaman sa sayo. Pero nahandun siya na, siguro, alam ko may memories kayo nito, baka nakakausap na kayo nito, nitong tao na to. With it comes sa yung sa inyo, may mga gusto kayo mahustisyahan, ano, yung iba sa inyo, in the past, ang dami niyong stress, ang dami niyong mga pinagdaanan, lalo na with it comes sa business, saka sa pera, yung may mga pinagtatalunan, ano, sa ganyan, hindi ka nakapagtulog in the past. Baka iba ngayon nararamdaman niyo yun, no? Handun yung part na may mga gusto kayo mahustisyahan, yung iba dito related ang family, no? Related ang business, related ang pera, na gusto niyo mga mahustisyahan dito sa sitwasyon niyo. May mga gusto kayong i-clarity, no? Maybe this is the past ang nakikita ko sa inyo. Iyon, ang nakikita ko sa iyo. No, yung iba dito magiging busy, no? Yes, magiging busy talaga kayo. As in, magiging busy kayo kasi nahandoon. Yung iba dito, siguro meron kayong travel, ano. Andito na kayo, may mga progress na ako nakita sa inyo na you want to forward to your plan. I-force mo lang yung gagawin mo kasi it's congratulations na ako sa'yo, no. Kasi alam ko na magsasucess ito. Magkakaroon ng happy outcome and happy choices sa nakita ko dito. Tandaan mo, the Clovers is in your card, no. By May and June, talagang may mga magaganap na mangyayari sa'yo. Mga pagbabago. Ang dami pagbabago mangyayari sa'yo. I-force mo lang yung mga plano mo and look to the future. I-settle mo lang yung mga goals mo. There's a victory and success akong nakikita sa'yo. Okay? Arigato namaste. God bless.